Saima's point of view. Mahal, handa ka na ba na pakasalan ako? Tanong sa akin ni Macario habang nakaluhod sa harapan ko sa gitna ng maraming tao sa mall. Macario, hindi makapaniwala kong sambit at napatakip pa sa aking bibig. Sa ilang buwan nating relasyon, nakita ko na agad ng aking mga mata na ikaw na ang magiging future wife ko. Sana tanggapin mo itong singsing ko at maging asawa ko. Macario, sambit ko sa kanyang pangalan. Napaka-sweet mo naman. Ang daming tao, masyadong nakakahiya. Ganon kita kamahal, Saima. Hindi kita ikinakahiya. Ipagsigawan ko talaga sa buong mundo na ikaw lang ang babae ko at sinungaling! Napatalon ako sa gulat dahil sa sigaw na iyon. Nakita ko ang isang babae na agresibong lumapit sa amin. Kumunot ang noo ko dahil galit na galit ang kanyang mukha. Sino ka? Ikaw ang kabit? Tanong niya na siyang ikinagulat ko. Tinuro niya si Macario na gulat din sa pagdating ng babae. Pumatol ka pa talaga sa lalaking to? Bigla akong nalito sa kanyang sinabi. Miss, ano ang ibig mong sabihin? Nalilito kong tanong. Sheena! Ani Macario at napatayo mula sa pagkaluhod. Ang ibang mga nakakita sa amin sa mall ay nagbulong-bulungan at may naka-video pa. Tinuro muli ng babae si Macario. Asawa ko siya! Napaatras ako sa kanyang sinabi at namilog ang aking mga mata. Asawa? Halos hindi ako makahinga sa nalaman. Hala, kabit pala ang niyaya na pakasalan. Narinig kong sabi ng mga nakakita. Oo, at asawa naman ang sumugod. Grabe, ang kapal ng mukha. Mga kabit talaga ang kakati. Gumuho ang mundo ko sa narinig. Hindi makapaniwala kung tiningnan si Macario. Mahal, sinubukan niyang lumapit sa akin ngunit bigla akong nandiri. Humalukip-kip ang babae. Don't tell me, hindi mo alam na may asawa na ang pinatulan mo at ikatatlong babae ka niya. Napasinghap ako. Ikatatlo? Natawa ang babae. So, hindi mo alam? Pinasadahan niya ako ng tingin. Kay ganda mong babae pero pumatol ka sa asawa ko na walang kwenta. Kumuyom ang kamao ko. What the... Sa ganda kong to, ginawa lang akong kabit. Wow, akala ko pa naman ay magkakaroon na ako ng magandang buhay sa relasyon na ito. Pero hindi pa pala. Biglang nagdilim ang paningin ko sa nalaman. Ang kapal ng mukha ni Macario para gawin akong kabit. Ano ang akala niya? Ang gwapo-gwapo niya? Binalingan ko ang babae nang makarecover ako. Ang tanga mo pala. Para mag-settle sa asawa mong alam mong cheater naman pala. Sabi ko sa babae kaya napawi ang kanyang mataray na tingin. Ano? Mahal. My bad. Inayos ko ang buhok ko. Hindi ko alam na pumatol pala ako sa isang lalaki na may asawa na. Hindi niya kasi sinabi na kasal na pala siya. Akala ko rin ay wala dahil... Pinasadahan ko ng tingin si Macario. Tingnan mo nga naman ang mukha. Di ko naman akalain na may babae palang kayang magpakasal sa kanya. Pinatulan ko siya dahil mabait at mapagmahal. Well, mapagmahal nga talaga siya dahil ikatatlong babae na niya pala ako. Lumapit ako kay Macario at kita ko ang pagmamakaawa sa kanyang mukha. Alam mo, Macario, isa lang ang masasabi ko. Malamig kong sabi kay Macario. Hinawakan niya ako sa braso. Mahal, ikaw ang gusto kong makasama. Hiwalay na kami. Aray! Aray! Hindi ko siya pinatapos sa kanyang paliwanag dahil buong lakas kong sinipa ang kanyang gitnang alaga na ikinayuko niya sa sakit. Nabitiwan niya rin ako. Bukod doon, nagulat din ang kanyang asawa sa ginawa ko. Aray ko! Ang itlog ko! Ang kapal ng mukha mong gawin akong kabit? Maluloko!
Sigaw ko at isinampal ko sa kanyang pagmumukha ang ibinigay niya na bouquet sa akin at saka nag-walk out. Kuyom na kuyom ang aking kamaunang lumabas ako sa mall. Gusto kong umiyak pero mas nanaig ang galit at inis ko. Grabe, ang pangit na nga, manluloko pa. Buti pa nga at pinatulan ko ang lalaking yun eh. Akala ko ay mabait at hindi ako magawang lokohin, pero ikatatlong babae na pala niya ako. Dumiretso ako sa parking lot at natigilan ako nang makita ko ang kotse niya. Umigting ang pangako at mas lalo lamang nang gigil. Hindi ako uuwi hanggat hindi ako makakaganti sa'yo. Manluloko ka. Kaya naman ay saglit akong bumalik sa mall para bumili ng kitchen knife at pintura at saka bumalik sa parking lot para butasan ang gulong ng kotse niya. Paulit-ulit ko itong sinaksak dahil sobrang kapal ng gulong hanggang sa ma-flat ito. Pinagpawisan pa nga ako dahil ang kapal talaga. Nagmana yata sa pagmumukha niya. Mabuti na lang at walang masyadong tao sa parking lot na ito, kaya walang nakakita sa akin. At isa pa, matagal lumabas ang lalaking yun sa mall. Mukhang nagpaliwanag pa ng husto sa asawa niyang tanga-tanga. Matapos kong mabutasan ang dalawang gulong, pinagsisipa ko ito sa sobrang galit. Pangit! Pangit! Manluloko! Manluloko! Sigaw ko habang pinagsisipa ang gulong na flat. Nang mapagod ako sa ginawa ko ay tinigilan ko na ito at saka sinulatan ang gulong gamit ang pintura na binili ko at saka umalis na sa lugar. Ako nga pala si Saima Aranses at habang buhay kong kamumuhian ang mga kagaya niyang manluloko. Donald's Point of View. Gabi na at kalalabas ko lang sa mall kung saan pagmamay-ari ko. I have some of my men with me at bago pa natapos ang meeting for the renovation of the mall I owned. Nagtungo na ako sa parking lot kung saan nakapark ang aking kotse, ngunit natigilan ako nang sinalubong ako ng driver ko na hinihingal. Kumunot ang noo ko. Manong Philip, are you alright? Sir, hinihingal niyang sabi. May nangyari sa kotse mo. Nagsalubong ang kilay ko. What happened to my car? Na-flat po. Dalawang gulong. Umawang ang labi ko at dali-daling lumapit sa paborito kong kotse. What the? Namilog ang mata ko sa nakita. Flat ang dalawang gulong sa likod ng aking pinakamamahal na kotse at may nakasulat pa na F.U. Manluloko. Napagtripan yata ang kotse mo, sir. Ani Manong Philip. Tatawag na lang ako sa bahay para dalhin dito ang isa mong kotse. Hindi kasi basta-basta maaayos ang gulong kasi sobrang flat talaga. Mukhang sobrang galit yata ang gumawa nito, sir. Umigting ang pangako kasabay ng pagkuyom ng kamao ko. Search the whole area! Utos ko sa mga tauhan ko na nasa likuran ko lang. Baka hindi pa nakakalayo ang may gumawa nito. Yes, boss! Sambit nila at saka umalis na. Naiwan naman kaming dalawa ng driver na ngayon ay tarantang-taranta na ang mukha. Who in the right mind would do this? Who the fuck did this? Pasimple kong inilibot ang paningin ko hanggang sa makita ko ang CCTV. Sobrang tanga ng gumawa nito sa kotse ko. Hindi man lang iniisip na may nakatingin sa kanya. Manong Philip? Yes, sir. Dito ka muna. Babalik ako sa mall. I have to check something. Okay, sir. Inilagay ko sa bulsa ko ang kamay ko at saka kalmadong naglakad pabalik sa mall. Nanghingi ako ng kopya sa CCTV sa parking lot at saka umuwi na sa bahay gamit ang isa kong kotse. Pagdating ko, dumiretso ako sa laptop ko at isinaksak ang flash drive para makita ang kopya ng CCTV. Hindi ko marinig masyado ang sound sa video pero kitang-kita ng dalawang mata ko kung sino ang bumutas sa gulong ng kotse ko. Hey girl! Gulat kong sambit at tinigil ang video upang makita ang itsura ng babae. Kita sa video na galit ang kanyang mukha habang binubutasan ang gulong ng kotse ko. She even kicked it after what she did. Jameson! Agad na lumapit ang isa sa mga pinagkatiwalaan ko na tauhan na si Jameson. Yes sir! Binalingan ko siya.
Find this girl at dalhin mo siya sa akin. You have a week to do that. Find her no matter what. Yes, sir. Ibinalik ko ang tingin sa video at napaisip. Sino ang babaeng to? At bakit niya binutasan ang kotse ko? Ang tapang niya para gawin sa akin to. I'll make sure na pagsisisihan niya ang ginawa niya sa kotse ko. I'll make sure na kaya niyang bayaran ang damages. Because if she can't, her life will become miserable. I'll make sure of that. Saima's point of view. Saima, nandito ka na naman! Iritadong sambit sa akin ni Aling Elena at akmang pagsasarhan ako ng pinto ngunit pinigilan ko siya. Aling Elena naman, ngumiti ako. Abay, umalis ka na! Ang dami mo ng utang! Hindi mo pa nababayaran tapos uutang ka na naman? Abay, namimihasa ka na, Saima. Magbayad ka muna ng utang mo bago ka umutang ulit. Ito talagang si Aling Elena, oh. Magbabayad nga ako, Aling Elena. Nag-break kasi kami ng sugar daddy ko kaya wala akong pambayad. Pero magbabayad naman ako. Hindi naman ako tatakbo sa'yo. Wika ko at nagpa-cute pa. Sabing hindi na! Ipapabarangay na talaga kita, Saima! Banta niya. Ngumuso ako. Sige na, last utang na lang. Wala kaming ulam eh. Manigas ka! Asik niya at padabog akong pinagsarha ng pinto. Napabuga na lamang ako ng hangin. Isang linggo na pala ang nakalipas simula nang madiskubre ko na kabit lang pala ako ni Macario. Isang linggo na rin simula nang binutasan ko ang kotse niya. Hindi ko na siya nakita at hindi na rin niya ako kinontak. Siguro ay tanggap niya ang galit ko kasi hindi naman siya nagreklamo sa pagkabutas ng gulong ng kotse niya. Hindi ko sinabi sa mama ko ang dahilan ng hiwalayan namin ni Macario. Nakakahiya kaya kapag sasabihin ko na kabit ako. Hindi ko naman intensyon na sirain ang pamilya ng lalaking yun. At sabi ng asawa niya, pangatlong babae na ako. Grabe, nagsisisi agad ako na pumatol ako sa lalaking yun. Sobrang pagmamalaki pa ang ginawa ko kay Macario dito sa amin. Nilait pa nga ako ng tambay dahil pumatol ako sa kanya. Kesyo pangit daw at kay ganda-ganda ko. Pera lang daw ang habol ko, sabi pa ng mga marites. Well, bonus na yung pera sa totoo lang. Pero kaya ko nagustuhan at sinagot si Macario dahil sa kabutihang ipinakita niya sa akin. Ngunit sadyang malandi at makatilang talaga ang itlog ng lalaking yun at pangatlo na pala ako sa nabiktima ng kabutihan niya. Hay, Diyos kong buhay naman to, oh! Kailan ka ba maghahanap ng trabaho, Saima? Wala na tayong ulam dito, oh! Uwi ka ni Mama sa akin nang makauwi ako sa bahay galing sa tindahan ni Aling Elena. Simula nang maghiwalay kayo ng nobyo mo, hindi na masarap ang ulam natin. Ikaw na lang kaya ang maghanap ng boyfriend na mayaman, Ma. Total, biyuda ka naman at tingin ko ay bentang-benta ka pa. Ani ko at umupo sa kawayan namin na upuan. Abat sinasabihan mo pa ako? Nilakihan niya ako ng mata. Nagtanong lang naman ako kung kailan ka maghahanap ng trabaho para may pambili ka na ng sarili mong ulam. Masyado kang reklamador. Hindi ka nabubuhay ng walang ulam sa pinggan eh. Kailaki mo ng babae, bulbulin at lahat, tamad ka pa rin maghanap ng trabaho. Napakamot ako sa aking ulo. Maghahanap naman ako, Ma. Gusto ko lang magpahinga saglit. Hindi uso ang magpahinga sa mga mahirap na katulad natin. Kaya tayo hindi umaasenso eh. Ani Mama at saka nag-walk out. Napabuga na lamang ako ng hangin. Hindi naman ako tamad. Actually, nag-a-apply nga ako ng trabaho. Hindi ko lang sinasabi sa kanya. Hindi naman kasi lahat ng galaw ay sasabihin ko sa kanya. Naku, ito talagang si Mama kung makaleksyon sa akin ay parang hindi rin tamad. Pasekreto ngang nagsusugal eh. Inzay Saima! Inzay Saima!
halos mabingi ako sa sigaw ng aking baklitang kaibigan nang lumabas ako sa bahay para sana magwalis. Nakita ko siyang tumatakbo patungo sa akin habang may dala na poster sa kanyang kamay. Oh, ano na naman yan? May balita ka na naman ba? Anong chismis na naman? Sunod-sunod ko na tanong. Inzay! Delikado ang buhay mo ngayon! Nataranta niyang sabi sa akin. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Pinakita niya sa akin ang poster na hawak niya at binasa. Oh, ito! Babasahin ko para sa'yo. Wanted, Saima Arances. Case, binutasan ng gulong ng kotse. If you find her, contact this number. Pagbasa ni Juday baklita at halos isubsob sa pagmumukha ko ang poster. Naku! Kalat na sa buong barangay ang poster na yan! Diyos ko! Pulutan ka na naman ng mga Marites! Diyos ko! Kinuha ko ang poster at saka tiningnan ito. Kumuyom ang kamao ko sa nakita. May mukha ko pa doon na nakaprint na binutasan ang kotse. Ang kapal ng mukha ng lalaking yun! Sigurado ako nakagagawan ito ni Macario. Siya pa ang nanloko sa akin tapos siya pa ang may ganang ipahiya ako ng ganito. Sa sobrang gigil ko, pinunit ko ang poster at tinira na lamang ang contact number upang matawagan ko. Home of Marites pa naman ang barangay namin, kaya paniguradong usap-usapan na naman ako ng mga tao. Ay, bisit na Macario na yun. Nakapamewang ako habang tinatawagan ang numero na nasa poster. Halatang halata sa mukha ko ang inis dahil salubong na salubong ang kilay ko. Ilang pagring ang narinig ko bago sinagot ang tawag. Hoy, Macario! Agad ko nabungad. Ano itong poster na pinagtalat mo sa barangay namin? Wow ha! Ikaw pa ang nanloko, ikaw pa ang may lakas loob na ipahiya ako? Deserve mong mabutasan dahil manluloko ka! This is not Macario. Natawa ako sa sagot na nasa kabilang linya. Naku, huwag mo akong pinagluloko, Macario. Ipapapulis talaga kita sa pinanggagawa mo. Ginawa mo pa akong kabit. Ang pangit-pangit mo. This is not Macario. Giit ng lalaki sa kabilang linya. Ako ang may-ari ng kotse na binutasan mo. Kung gusto mo na walang gulo na mangyayari, let's settle this privately. Miss Arances, I'll text you the address. Make sure you'll bring money with you. At hindi na ako pinagsalita dahil binaba na agad ang tawag pagkatapos. Wow, ang gwapo ng boses. Pero ano? Hindi siya si Macario? Oo, baka spokesperson ni Macario yun dahil hindi na siya makapagsalita sa akin dahil hiyang-hiya na. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa numero na tinawagan ko kanina. Tumaas lang ang kilay ko sa address at saka di na ito nireplyan. Oo, hindi pa ako tapos sa Macario na yun. Makikita niya ang binabangga niya. Kaya naman kinabukasan, nagsuot talaga ako ng sexy na damit with shades pa para kitain si Macario. Puros nakaitim ako except sa lips kong pulang-pula. Oh, saan ka na naman maglalakwatsa, Saima? Tanong ni Mama sa akin nang makita niya akong sexy na sexy. May issue ka na naman! Nambutas ka na naman! Nako, ikaw, Saima! Kulang na lang maging kriminal ka na't mapupunta ka na sa kulungan! Ma, hayaan mo na yung mga Marites na yan. At saka kapag makulong man ako, ayos na rin para masarap ang ulam ko palagi. Sabi ko sabay ngisi. Hindi ako nagbibiro, Saima. Saan ka pupunta? Mag-a-apply po. Palusot ko. Pinasadahan niya ako ng tingin. Saan? Sa bar? Inis ko siyang hinarap. Ay, basta ma. Ang judgmental mo naman. Ay, ewan ko sa'yo. Umalis ka na nga. Pagtaboy ni Mama sa akin at saka nilubayan na ako. Humanda ka ngayon, Macario. Hindi lang gulong ng kotse mo ang bubutasan ko. Nagtungo ako sa isang building na tinatawag na D Company.
Isa pala ito sa ina-applyan ko na kumpanya na di pa tumatawag sa akin hanggang ngayon. Halos mabali ang liig ko sa katitingala dahil ang tayog ng building. Wow! Hindi ko akalain na ganito pala kayaman si Macario. Pumasok ako sa loob ng building at saka sumakay sa elevator patungong 20th floor. Pagdating ko sa 20th floor, kumatok ako sa isang pinto na kulay brown at saka nang bumukas, bumungad sa akin ang isang babae na may striktang tingin. Sino to? Ika-apat na babae ni Macario? Ikaw ba si Miss Saima Aranses? Tanong ng babae sa akin. Oo, ako nga. Bakit? Kanina pa naghihintay si Sir sa'yo. Binuksan niya ng malaki ang pinto. Pumasok ka. Pumasok ako sa loob at unang bumungad sa akin ay ang lamig. Ay, grabe. Aircon pala dito at sobrang revealing ng damit ko. Nakita ko ang isang lalaki na nakatalikod sa akin. Wala sa sariling napairap ako. Macario, nandito na ako. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Hindi ko natapos ang aking sasabihin dahil biglang humarap sa akin ang lalaki na hindi naman pala si Macario. Sino ka? Parang bigla akong kinilabutan dahil sa dilim ng kanyang tingin sa akin. Bukod doon, ang gwapo niya kaya kinilabutan talaga ako. Walang wala si Macario sa lalaking ito. Teka, sino siya? Siya ba ang spokesperson ni Macario? Ikaw ba ang kausap ko sa tawag kahapon? Tanong ko. Yes, sagot niya at saka humalukip-kip. I am. Ah, yung spokesperson? Nagpalingalinga ako. Nasaan ang boss mo? Bakit ikaw lang nandito? Kumunot ang noon niya. What are you talking about? Hindi ko kilala ang Macario na sinasabi mo. And that's not the issue here. You are here dahil binutasan mo ang gulong ng kotse ko. Natawa ako. Bakit ko naman bubutasan ang kotse mo? Hindi kita kilala. Nandito ako dahil kay Macario. Ilabas mo siya. Kinuha niya ang remote na nasa lamesa at saka itinapat ito sa malaking TV. Bumukas ang TV at bumungad agad ang video kung saan binubutasan ko ang kotse ni Macario. Kumuyom ang kamao ko. As you can see, binutasan mo ang gulong ng kotse ko. Anya sa akin at may itinuro siya. This is my car, Miss Aranses. At baka ito yung kotse ng boyfriend mong manluloko. Anya sabay turo sa isa namang kotse na kapareho sa kotse na binutasan ko. Inilipat niya ang video sa part kung saan nakita ko si Macario kasama ang asawa niya. Sumakay sila sa kotse na pareho ng kotse na binutasan ko at umalis. Bigla akong nanlamig. Mali pala ang nabutasan ko. Halatang halata na sa akin ang kaba. Napalunok ako at napaatras. Napansin niya ang pag-atras ko kaya binalingan niya ako. Hey! Mariin niya akong tiningnan. Narealize mo na ba na maling kotse ang binutasan mo? Namutla ako. Aha? Hindi ka aalis hanggat hindi mo nabayaran ang dalawang gulong na binutasan mo. Mariin niyang sabi. Don't fool me dahil nasa harapan mo na ang ebidensya. Wala akong pera. Sabi ko at nanginig na ang tuhod ko. Sorry lang ang masasabi ko kasi hindi ko alam na sa iyo pala yun. Pareho kayo ng kotse ng lalaking nanloko sa akin. Umigting ang panga niya at saka lumapit sa akin. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang dalawang gulong na binutasan mo? Hindi yun nabibili dito sa bansa natin, Miss Aranses. Sa sobrang kaba ko, wala sa sariling na ilapag ko sa kanyang dibdib ang aking palad. Nagulat siya sa ginawa ko. Wala akong pera, ani ko. At totoong hindi ko sinadya ang nangyari sa kotse mo. Ano ang gagawin ko para makabawi? Gagawin ko, basta huwag lang ang pera. Kailangan mong makulong kung ganun. Mas lalo lamang akong namutla sa narinig. Makulong? Wala bang ibang paraan?
tanong ko at napalunok. Para mabayaran ko ang damage na nagawa ko? Well, hindi naman ako ganun kasama. Of course, there's another way to pay for the damage. Anya sabay ngisi. But it's not that simple though. Hinawakan ko ang braso niya na ikinagulat niya. Kahit ano, basta mabayaran ko lang ang damage ko, sabi ko. Basta hindi lang involve ang pera. Napasinghap ako nang inilapit niya ang mukha sa akin kasabay ng pagtanggal niya sa kamay kong nakahawak sa braso niya. Hindi mo na kailangang magbayad. Hindi mo na kailangang makulong. All you need to do is to be my slave for months to pay the damages. Nalaglag ang pangako sa kanyang sinabi. Slave? Hinawakan niya ang baba ko. Yes, slave. Lahat ng iutos ko, susundin mo. Ang serbisyo mo ay magsisilbing bayad mo sa akin. Sa loob ng 2 buwan, titira ka sa bahay ko. Understand? Titira sa bahay mo? Yes. Kung ayaw mo sa gusto ko, bayaran mo na lang ngayon din ang damages na ginawa mo sa kotse ko para tapos ang usapan. Wala akong magawa kundi ang sumang-ayon sa gusto niya. Wala naman akong pera na ibabayad at ayaw ko rin makulong. Kaya naman pag-uwi ko sa bahay, ibinalita ko sa mama ko na may trabaho na ako kahit wala naman talaga. Abay, mabuti naman! Anya habang nasa niluluto ang kanyang tingin. Wala nang maarte sa bahay ko! Ma naman, hindi ka ba nag-aalala sa akin? Inis niya akong binalingan. Bakit ako mag-aalala? Ano ba ang pinasukan mo? Barba? Hindi ko na lang siya kinausap at saka dumiretso na lang sa kwarto upang mag-impake. Ay, buisit na makaryo na yun. Siya talaga ang may kasalanan nito eh. Ay. Narinig ko mula sa nanay mo na aalis ka na raw sa bahay niyo for work. Ani Aika sa akin kinabukasan nang makita ko siya sa labas ng bahay namin. Good for you. Kailangan mo na talagang magkaroon ng trabaho dahil break na kayo ng sugar daddy mo. Anya sabay ngisi sa akin. Wala nang tutusto sa pangangailangan mo. Ayan lang ba ang pinunta mo rito, Aika? Tanong ko sa kanya. Oo, nakakatawa ka kasi. Akala mo talaga ay papatulan ka ng mga mayaman. At humagikik siya. Kumuyom ang kamao ko sa kanyang sinabi. Ito talagang babaeng to, kung hindi lang mabait ang nanay nito sa amin, baka matagal ko na siyang nasampal. Inggitera kasi. May mga tao talagang hinihintay ang pagkamiserable ng buhay mo para lang may masabi. Well, hindi ko hahayaan na tatawanan na lamang ng babaeng to. Huwag kang tumawa, Aika. Sa ganda kong to, paniguradong may papatol pa rin sa akin na mayaman. Eh ikaw, may papatol ba sa'yo? Napawi ang ngisi niya. Anong sabi mo? Masakit kayang masampal ng katotohanan. Sambit ko sabay kibit balikat. Maghanap ka rin ng sayo. Tingnan natin kung may papatol dyan sa ugali mo. Matapos kong sabihin iyon ay nakita ko na naman si Juday Bakleta na tarantang-tarantang lumapit sa akin. Insaysay, ma! Sigaw niya at saka nang nakalapit ay hinawakan ako sa braso. May naghahanap sa'yo! Bigla akong kinakabahan dahil sa tono ng boses niya. Tumawa naman si Aika sa gilid ko. Sino ang naghahanap sa kanya? Pulis ba? Naku, nakita ko nga yung wanted poster niya na nambubutas daw ng gulong. Agoy, baka sa kulungan ang destinasyon mo, Saima. Kaya pala may dala kang bag. Humagikik muli si Aika. Hoy Aika, masyado kang nega. Inirapan ni Juday si Aika sabay tingin sa akin. May naghahanap sa'yo, Inday! Ang gwapo, Diyos ko! Muntik nang malaglag ang matres ko! May matres ka ba? Tinampal niya ang balikat ko. Ang KJ mo? Pero ang gwapo talaga, Inday! Grabe!
saan ba nabibili ang ganda mo at gwapo na ngayon ang nagpunta rito? Imbis na magsaya ako sa nalaman kasi gwapo, mas lalo lamang akong kinakabahan, lalo na't bigla kong naisip ang lalaki na nakausap ko kahapon na akala ko ay spokesperson ni Macario. Nasaan siya? Tanong ko. Akmang sasagot na sana siya nang may biglang huminto na kotse sa tapat ng bahay namin. Napatili si Juday at pinagtatampal ako. Ayan! Ayan yung sasakyan! Ay, yung gwapo! Tili niya sa akin. Lumabas ang lalaki sa kotse at muntik nang mahimatay ang bakla sa nakita. Lumabas naman si Mama sa bahay at kunot noong napatingin sa bagong dating. Sino ka? Binaba ng lalaki ang kanyang shades at saka nagpakilala sa sarili kay Mama. Hello, I am Donald Rolfo Vertosio. I am here to get my slave. Agad kong iniharang ang sarili kay McDonald at saka hinarap si Mama. Nandito siya, Ma, kasi siya ang boss ko. Ani ko sabay ngiti. Diba sinabi ko sa iyo na may bagong trabaho na ako? Ito yun. Maganda naman na may trabaho ka para wala na akong palamunin dito sa bahay. Tumingin siya sa lalaki sa likod ko. Pero boss ka talaga niya? Hindi ka boyfriend. Grabe ka naman, Tita Shana. Mukha bang boyfriend niya ng anak mo? Sabat ni Aika at saka nagpa-cute pa. Ang gwapo niyan at sigurado ako na high standard. Sinamaan ko ng tingin si Aika. Ma, aalis na ako. Nandito na ang sundo ko. Ani ko at saka agad na hinila si McDonald or kung ano pa ang pangalan niya. Aalis na tayo. Kumunot ang noon ng lalaki sa akin. Why are you asking me? Nilakihan ko siya ng mata. Hindi ba at sinundo mo ko? Tara na, excited na ako sa magiging trabaho ko. At nauna na akong pumasok sa loob ng kotse niya at saka napabuga na lamang ng hangin. Ipag-drive mo ko. Utos niya nang nasa loob na kami ng kanyang sasakyan. You are my slave now, so drive. Kung ako sa'yo, hindi mo ko uutusan ng ganyan kung ayaw mong maaga makita si San Pedro. Sabi ko at bahagyang kinabahan dahil kami lang ang nasa loob. Do as I say. Ibinigay niya sa akin ang susi ng kanyang kotse at saka lumipat siya sa backseat. Para tuloy akong driver. Now drive my slave. Ani ng lalaki. Marunong naman akong mag-drive pero hindi ako pro. Pero dahil slave nga ako, wala akong magawa kundi gawin ang gusto niya. Sa unang pag-drive ko, ayos naman kasi clear ang daan. Wala akong kakompetensya. Kaso nang lumiko na patungo sa bahay niya, bigla na lang nagka-problema. Biglang may tumawid na aso kaya nataranta ako, agad na tapakan ang brake. Muntik nang lumabas ang kaluluwa sa katawan ko dahil sa nangyari. Mabuti at nakapag-brake ako kaagad. Ang kaso lang, paglingon ko sa likod ko, namilog ang mata ko nang makita ko na naliligo na sa iniinom niya na iced tea. Sir, agad kong tinanggal ang seatbelt sa katawan ko at agad lumapit kay McDonald na ngayon ay tulalang tulala na. Sorry, ani ko at agad kumuha ng tissue sa dashboard at pinunasan ang mukha niya. May aso kasi na tumawid. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Bukod sa mukha, nataranta ko ring pinunasan ang kanyang damit na mamahalin hanggang sa aksidenteng dumapo ang kamay ko sa kanyang umbok na gitna. Natigilan ako at napatingin sa kanya na ngayon ay pulang-pula na. Saan siya namumula? Sa inis o sa hiya? Parang napaso ang kamay ko sa ginawa ko. Sorry, hindi ko... Lumabas ka sa kotse ko. Kalmado niyang sabi. Pero labas, bilis! Napatalon ako sa sigaw niya kaya agad akong lumabas sa kotse. Eto na, lalabas na! Namilog ang mata ko nang biglang umandar ang kotse at saka nag-drive na palayo kaya nataranta ako. Hoy! Sandali! Huwag mo kong iwan! Hoy!
Nataranta kong sigaw at agad hinabol ang walang hiyang kotse ng lalaking yun. Wala akong magawa kundi sundan dahil naroon ang bag at cellphone ko. Hoy! Sandali! Hoy, lintik na McDonald na yun. Halos mawalan ako ng hininga dahil sa paghahabol ko sa kotse ng lalaking yun. Bumilis pa lalo ang pagtakbo ko dahil hinabol ako ng asong munti ko ng masagasaan kanina. Kaya naman nang huminto ang kotse sa my gate, agad ko itong pinagsisipa. Hoy! Hoy, lumabas ka dyan! Asik ko. Lumabas naman ang lintik na lalaki at itinapon sa pagmumukha ko ang bag ko. Follow me, slave. Anya at saka pumasok na siya sa loob ng gate. Inis naman akong sumunod sa kanya ngunit nawala agad ang inis ko dahil pagpasok ko sa gate para akong nasa paraiso dahil sa ganda ng tanawin. Unang bumungad sa akin ay isang fountain na pinalilibutan ng mga bulaklak sa gilid. May statue rin ng babaeng hubot-hubad. Wow! Mangha kong sabi. Boss, sinalubong kami ng lalaki na pogi. Umawang ang labi ko. Jameson, what's wrong? Tanong ni McDonald. Nandito ang mami mo, boss. Kasama niya si Farita. Nagbago ang ekspresyon ni McDonald sa sinabi ng pogi na lalaki. Mukhang bad news yata na nandito ang mami niya at si... Ano? Sino yon? Pukita? Purita? Ay! Napatili ako nang bigla na lamang akong binuhat ni McDonald na parang bagong kasal. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ko sabay laki ng mata ko. Ibaba mo ko! Stay still, slave. Mapangutos niyang sabi at agad kaming pumasok sa loob ng malaking bahay niya habang karga-karga ako. Kung gusto mong mabayaran ng madali ang atraso mo sa akin. Donald's point of view. Son, what is the meaning of this? Hindi makapaniwalang sambit ni mommy nang makita niya na kargang-karga ko ang slave ko. Nakita ko rin ang pagtayo ni Farita mula sa pagkaupo at nakita ko na nasaktan siya sa nakita. Donald! Sambit niya sa pangalan ko. Binaba ko ang tingin ko sa babaeng ito at nakita ko na nagtakip siya ng mukha. What are you doing here, Mom? Malamig kong tanong sa kanya. Are you still asking me that? Hindi makapaniwala niyang tanong. I am your mother, Donald Ruffo. Wala kang karapatang basta-basta na lang akong paaalisin. And who is that girl, by the way? Your new toy? Ibaba mo ko, McDonald! Bulong ng babae sa akin. Umawang ang labi ko at naibaba ang tingin sa kanya. Did you just call me McDonald? Inalis niya ang palad niya sa mukha niya. Ibaba mo ko! Donald! Boses ni Farita. Tiningnan ko si Farita. What are you doing here, Farita? Son, don't be harsh. She is your fiancé. Fiancé? Natawa ako. As I remembered, wala na kami because I caught her kissing with my brother. And I won't tolerate cheaters. Same as you did, Mom. Donald Ruffo! She is my new girlfriend, Mom. And I don't have plans to go back to Farita. You can freely date my brother now. Umalis na kayo. Pagkatapos kong sabihin iyon ay umakyat na ako sa ikalawang palapag at dumiretso sa kwarto ko. Pagpasok ko, agad kong binaba ang babae sa kama kaya napasigaw ito. Aray! Napabuga ako ng hangin at napahilot sa sentido ko. Ugh, damn that Farita. Bakit mo pinatulan ang kapatid ko? Am I not really enough? Wala ka bang ka-gentleness dyan sa katawan mo, McDonald? Asik ng babae at saka napaupo sa kama. Una, iniwan mo ko at pinahabol sa kotse mo. Ngayon, padabog mo kong binitiwan sa kama na to? Binalingan ko ang babae at natigilan ako nang ma-realize ko kung gaano siya kaganda. She is a Marina with a long wavy hair. Kahit galit na galit ang kanyang mukha, napakaganda niya. Bakit ngayon ko lang na-realize? Masyado ba akong nabulag sa pagkainis ko sa pagkabutas ng kotse ko? And to think about it,
Naloko pala siya ng isang pangit na mayaman na nangangahalang Makaryo na ginawa siyang kabit. Ano? Magsalita ka naman! Narinig ko ang yapak mula sa labas kaya agad akong lumapit sa kanya at saka hinapit ang kanyang bewang. Namilog ang mata niya sa ginawa ko. Ano ang Donald? Pagdinig na pagdinig ko sa boses ni Farita ay agad kong sinugod ng halik sa labi ang babae na naistatwa sa ginawa ko. Narinig ko ang pagsinghap ni Farita dahil sa ginawa ko, kaya natigil ako at nilingon siya. Farita, napaatras siya. Donald! Tumulo ang luha sa kanyang mata. Why? Why? I am kissing my girlfriend right now, Farita. Go back to my brother and kiss him. Malamig kong sabi. Donald! I'm sorry! Hindi ko sinasadya at... Out now! Donald, umalis ka na sabi! Sigaw ko kaya na paatras siya at saka lumuluhang umalis sa kwarto ko. Nang makaalis na siya ay tsaka lang ako natauhan at napasapo na lamang sa aking noo. Nang binalingan ko ang babae, natigilan ako nang makita siya na tulalang tulala na. Napabuntong hininga na lamang ako at saka umalis na lang sa kwarto upang magpahangin. Saima's point of view. Ilang beses akong napakurap-kurap habang nasa labi ko ang aking isang daliri. Pinakiramdaman ko kung totoo ba ang halik na iyon. Nahalikan na ako dati ni Makaryo, ngunit iba ang halik na iyon. Nakakapanibago. Nakakapanindig ng balahibo. Miss Saima, tsaka lang ako natauhan ng may tumawag sa pangalan ko. Nakita ko ang isang babae na may uniforme na pangkasambahay ang suot. Napatayo ako. Yes po. Lumapit siya sa akin at ibinigay sa akin ang isang uniforme na nakatupi. Suotin mo ito simula ngayon. Ihahatid kita sa magiging kwarto mo. Anya sabay ngiti sa akin. Okay. Kinagat ko ang ibabang labi at saka lumabas na sa kwarto. Hindi ko alam na makaka-witness ako ng drama sa loob ng bahay na ito. Kanina ang mami niya naggalit na galit, tapos ex niya yata na nag-cheat sa kanya. Nako, mukhang komplikado ang buhay ng McDonald na yon. Pero ayos lang kaya siya? Bigla kasing nawala. Hindi ko mahagilap sa buong bahay. Baka tumalo na yon at nagpakamatay. Edi, tapos na ang utang ko. Dito ang magiging kwarto mo, Miss Saima. Sambit sa akin ang babae at ipinakita sa akin ang kwarto na sakto lang sa akin. Dito mo ilagay ang mga damit mo. Anya sabay turo sa cabinet. At dito naman ang banyo. Tinuro niya rin ang banyo kung saan ako maliligo, iihi at tatae. Pagkatapos mong mag-ayos sa mga gamit mo at nakapagbihis na, lumabas ka dahil hinihintay ka ni Sir Donald. Matapos sabihin iyon ng babae ay lumabas na siya sa kwarto at iniwan ako na mag-isa. Napabugan na lamang ako ng hangin at saka inayos na ang mga gamit. Magandang tanghali po. Pagbati ko sa mga kasamahan ko nang magtungo ako sa sala. Pareho na kaming lahat na naka-uniforme habang kaharap si McDonald na mukhang hari na nakaupo sa malaki na sofa. May bago kayong kasama. Her name is Saima. She is working for me. Kaya huwag na kayong magtaka kung bakit hindi niyo siya palaging makakasama. Agad na sambit ni McDonald. For now, I let you rest for the meantime. Po? Sambit ng babaeng may kaidaran na. Ngunit sir, marami po kaming lilinisan. Humisi si McDonald sabay taas ng kilay sa akin. I have a slave here. Siya ang maglilinis sa buong bahay. Napatingin lahat sa akin at ako naman ay napalunok. Pero sir, you may leave now. Ani McDonald. Except you. Nang magsialisa na ang mga kasambahay ay agad kong nilapitan si McDonald. Ako ba talaga ang palilinisin mo sa lahat, McDonald? Nakuha ko agad ang atensyon niya dahil gulat siyang tumingin sa akin. What did you just call me? McDonald? Ano naman ngayon? Tanong ko sa kanya.
ayun ang tawag ko sa'yo. Nairita siya sa sinabi ko. Call me sir, not McDonald. Hindi naman ako habang buhay mamamalagi dito, kaya McDonald ang itatawag ko sa'yo. Asik ko. Matapos ng ginawang panghahalik mo sa'kin, tatawagin pa kitang sir? May sir bang nang hahalik at... Agad niyang tinakpan ang bibig ko kaya hindi ko natapos. Nilakihan niya ako ng mata. Don't you dare say it again. Baka hindi lang halik ang magagawa ko. Banta niya sa akin. Namilog ang kamay ko at biglang nanahimik. Tinanggal niya ang palad niya sa kamay ko at saka bumuntong hininga. Start cleaning now. Pagkatapos magtungo ka diretso sa kwarto ko para labhan ang mga damit ko. As I said, hindi ka makakalabas sa bahay na to hanggat hindi mo nagagawa ang gusto ko. Remember, you are my slave, Miss Aransas. I won't accept a no this time. Nilinisan ko ang buong bahay niya at ang mga kasambahay ay hanggang tingin lamang sa akin. Kita ko sa mga mata nila ang awa pero wala silang magawa dahil may CCTV na nakamonitor sa akin. Oo, CCTV pero hindi CCTV na kamera. Yung mga mata ni McDonald ang CCTV dahil bawat galaw ko yata ay binabantayan niya. Gusto ko ng malinis na malinis talaga, kaya ayusin mo ang pagmap sa sahig. Utos niya habang may hawak na dyaryo. Halos ikuskus ko na sa sahig ang map sa sobrang iritasyon. Nasa sala pa ako at nakakapagod na. Hindi lang yun. Nang matapos ako sa sala, pinalaban niya pa ako ng mga damit niya. Lalabhan ko rin ba itong brief mo, McDonald? Iritado kong tanong sa sobrang pagod at inangat ang brief. Namilog ang mata ng lalaki at akmang lalapit na sa akin nang inunahan ko na siya. Tinapon ko sa pagmumukha niya ang brief niya bago pa man siya makalapit. What the? Huwag mo ngang ilagay sa mga damit mo yung brief mo? Naiirita kong sabi. Hindi ako interesado sa mga brief ng mga taong alam kong mas malaki pa ang itlog kesa sa talong. What did you say? Wala po. Tumayo na ako dala ang basket na puno ng mga damit niya. Maglalaban na ako. Pagkatapos mong maglaba, magdilig ka ng halaman. May pananim ako sa labas, diligan mo. Umigting ang pangako at kahit gusto ko nang magreklamo, wala akong magawa dahil slave niya ako. Ay, please it. Kasalanan talaga ito ni Macario eh. Sa unang linggo ko sa impyerno na pamamahay ni McDonald Rofo, parang nabawasan yata ako ng timbang dahil sa nakakapagod na pinagawa niya sa akin. Masarap ang mga ulam dito pero halos hindi ko na maubos dahil sa pagod. Parang nakakawala ng gana. Palagi nga akong tumitingin sa kalendaryo para makita ko kung ilang linggo na lang ang pagstay ko rito sa bahay niya. Nang gumabi, naisipan ko ang magtungo sa kusina para sana uminom ng tubig nang makita ko siya sa may mini bar. Umiinom ng wine. Natigilan tuloy ako at parang gusto ko nalang bumalik sa kwarto ko dahil naiirita ako sa kanya. Hey, come here. Matutulog na ako, Sir McDonald, kaya come here. Kumunot ang noo ko dahil sa kanyang boses. Lasing ba siya? Lumapit ako sa kanya at nakita ko na binaba niya ang kanyang wine glass. Ano yon, kamahalan? Sarkastiko kong sabi. Tinapik niya ang kanyang hita. Sit on my lap. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Ano? Mariin niya akong tiningnan. You can't say no to me, my dear slave. Bakit ako uupo sa hita mo, Aber? Asik ko. Matapos ng inuutos mo sa akin? Tinapik niya muli ang hita niya. Sit on my lap, slave. Mababawasan ba ang araw ng pagstay ko sa bahay mo kapag uupo ako sa hita mo? Tanong ko. Tumango siya. Of course. I hate seeing you tired. Nilabas ko ang cellphone ko at pinindot ang recorder. Lumapit ako sa kanya. Sabihin mo ulit, medyo lasing ka kaya baka bawiin mo ang sinabi mo. Ani ko. Mapungay niya akong tiningnan at walang paalam na hinapit ang bewang ko kaya napasinghap ako.
You're so beautiful. Bulong niya sa tenga ko at mahina akong napatili nang inupo niya ako sa hita niya. Sir, call me Donald. Bulong niya sa tenga ko. And you don't need to do those things anymore. Namilog ang mata ko at napaharap sa kanya. Talaga? You're my slave anyway. I can make you my slave in another way instead. Anya at naramdaman ko ang paglapat ng kanyang palad sa hita ko. Napalunok ako. Teka, bakit parang may umbok sa may puwet ko? Bulong niya sa tenga ko. How about you kiss me? You're my slave, so you don't have a choice but to kiss me. Donald, sumilay ang ngiti sa kanyang labi at saka inayos ang buhok ko. That's right. Call me Donald, baby. Hinawakan niya ang mukha ko at tiningnan ako sa aking mga mata. Kiss me. Mapangutos niyang sabi. Kinagat ko ang ibabang labi ko at saka hinawakan ko siya sa kwelyo niya. Oh, all right. Sabi ko at hinila ko ng pwersahan ang kanyang kwelyo upang mailapit siya sa akin at saka hinalikan ko siya sa labi. Naramdaman ko ang paggapang ng kanyang kamay sa bewang ko patungo sa tiyan ko. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat, pero nakita ko na lang ang sarili ko na nakahalikan siya habang nasa kandungan niya. Napatingala ako at napahawak ng mahigpit sa kanya nang umabot sa leeg ko ang kanyang halik. This is the real slave. Bulong niya at mas lalong bumaba ang halik. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat ng ito, pero nakita ko na lang ang sarili ko na nag-enjoy sa kanyang ginawang paghalik sa akin. Nagbago ang lahat simula noon. Gumagawa pa rin ako sa mga gawaing bahay sa bahay niya, pero hindi na katulad ng naunang linggo na mahirap at ako lang mag-isa. I am his slave. I'll kiss him if he says so. I'll hug him if he says so. I'll do anything with his body if he says so. Donald's point of view. Isang buwan na ang nakalipas simula nang magbago ang ihip ng hangin at desisyon ko sa buhay. I made her my slave, but not in the house, but with my life. Wala sa sariling napangiti ako habang tinitingnan siyang mahimbing na natutulog sa kama ko. Ang plano ko ay gawin lang siyang katulong at pahirapan dahil sa ginawa niya sa kotse ko. Ngunit sa tuwing nakikita kong nahihirapan ang kanyang magandang mukha, para akong na-guilty. So, I changed my mind. I made her my slave, like romantically. Kaya tuwing gabi, naghahalikan kami. And just last night, we made love. Nakuha ko ang virginity niya. She cried out loud last night. To think na ibinigay niya sa akin ang virginity niya na walang pag-alinlangan, bigla akong kinabahan. What if she give her virginity para makaalis na siya rito? Bigla akong namutla. I like her already. Hindi naman siya mahirap magustuhan lalo na't kalog at mabait din. Plus her beauty na talaga namang nanaig sa lahat. Napaayos ako ng upo sa kama nang gumalaw siya. Simbolo na gising na siya. Nang inimulat niya ang kanyang mata ay agad ko siyang binati. Good morning. Nakita ko ang pagbilog ng kanyang mga mata nang makita niya ako at agad tiningnan ang kanyang sarili. Pumula ang buong mukha niya at saka nagtakip ng kumot sa kanyang katawan. Natawa ako. Cute. Good morning. Nahihiya niyang sabi sa loob ng kumot. Gutom ka na ba? Tanong ko. Hindi mo na kailangang magtakip. I saw your beautiful body already. Mas lalo lamang siyang nagtakip sa sinabi ko. Bumaba na ako sa kama. If you are not feeling well, dito ka lang. I'll cook a breakfast for us. Lumabas na ako sa kwarto ko matapos kong sabihin iyon at wala sa sariling napangiti. Am I in love already? Well,
Maybe I am. I cooked her a breakfast. And after that, I treated her a massage dahil masakit ang katawan niya kagabi. Wala yatang round 2 na mangyayari dahil pagod na pagod talaga siya at tingin ko ay may napunit dahil nilagnat siya. I still can't believe na birhin pa siya nang may nangyari sa amin. At hindi ko maiwasan ang magsaya dahil ako ang nakauna sa kanya. Not his ugly ex. Kaya naman, I'll do everything para tuluyan na siyang mahulog sa akin at para hindi na niya kailangang umalis sa buhay ko pagkatapos ng 2 buwang pagiging slave niya sa akin. Saima's point of view. First time kong makaramdam ng awkward lalo na't sa isang buwan ko sa bahay niya, bumigay na ako sa kanya. Sino ba naman ang hindi bibigay kung pogi na ang lumandi sa'yo? Grasya na yun kaya hindi pwedeng tanggihan. Joke lang. At saka hindi ko na kailangang mag-alala pa kay mama sa bahay dahil nalaman ko na lang na nereto ni Donald si mama sa driver nilang si Manong Philip na byudo rin. Kaya ayon, may love life na ulit si mama. Kasalukuyan akong naguhugas ng pinggan sa lababo. Gabi na at katatapos lang kumain ng lahat. Ako ang nagboluntaryo na maghugas para naman makapagpahinga sila. Sa gitna ng aking paghuhugas ng pinggan, napasinghap na lamang ako sa gulat nang bigla na lamang may yumakap mula sa likod ko at inilagay ang baba sa may balikat ko. I miss you. Bulong niya agad. Ngayon ka pa umuwi? Tanong ko sa kanya. Kumain ka na ba? Iba ang gusto kong kainin ngayon. Bulong niya sabay halik sa pisngi ko. Hindi pa kasi pwede. Ani ko at sinubukan kong kumawala sa kanya. Masakit pa rin. Nagulat ako nang bigla siyang humalakhak. Ano ba ang nasa isip mo? Tanong niya at sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Gusto ko yung nasa isip mo. Itinula ko siya palayo sa akin kaya mas lalo lamang siyang natawa. Ewan ko sa'yo, Donald. Kung wala ka nang sasabihin, mabuti pa at matulog ka na. Tinapos ko na ang paghugas ng pinggan at saka nagpunas na ng kamay pagkatapos. Uminom ng malamig na tubig si Donald at saka bumaling siya sa akin. Labas tayo. Ha? Anong labas? Ngayon? Tumango siya at tumingin siya sa relo niya. It's 9 in the evening. We can ride a car. Mag-date tayo. Donald, nang bibigla ka naman. I know. Lumapit siya muli sa akin at saka hinapit muli ang bewang ko. Pero gusto kong bumawi sa slave ko. Napairap ako. Slave talaga? Saima. Tawag niya sa pangalan ko sabay ayos sa buhok kong nagulo. Day tayo. Nagkatinginan kami at naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko dahil sa pagtawag niya sa pangalan ko. Day tayo. Ulit niya. Pumayag ka na. Napalunok ako at saka nagbaba ng tingin. Ngayon ba talaga? Wala akong ayos. Magbihis ka lang ng normal mo na damit at umalis na tayo. Anya at tinanggal niya ang kanyang kamay sa aking bewang. Nagbihis nga ako ng normal na damit at umalis kami ni Donald sakay ng kanyang sasakyan. Hindi ko alam kung paano ko maipaliwanag itong nararamdaman ko, pero simula nang maglapat ang aming mga labi noon, nagbago na ang kanyang pakikitungo sa akin. I don't know kung nakalimutan na ba niya na may atraso ako sa kanya o sadyang iba lang ang habol niya lalo na ngayon na naibigay ko na ang virginity ko sa kanya. Parang mas lalo lamang siyang naging sweet at caring sa akin. Parang ayaw ko na talaga itong matapos kaya hanggat nandito pa ako at ganito pa ang pakikitungo niya sa akin, susulitin ko ang lahat. Naibaba ko ang tingin ko sa kamay naming magkahawak. Kasalukuyan siyang nagda-drive at ang isang kamay niya ay nakahawak sa kamay ko. Donald? Wala ka bang planong bitiwan ang kamay ko? Tanong ko sa kanya.
mahihirapan ka sa pag-drive. Humigpit lalo ang paghawak niya sa kamay ko. Wala. Sinulyapan niya ako saglit bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ayaw kong bitiwan. Ang kulit. Napangiti lamang siya at saka nagulat ako nang halikan niya ang likod ng kamay ko. Let's have another deal when we arrive. Dinala niya ako sa isang highlands kung saan kitang-kita ang buong lugar. Nasa may tuktok kami kung saan makikita namin ang dagat, ang mga building sa ibaba. Mahangin at walang masyadong tao. Pumatong si Donald sa may malaking bato at saka inangat niya ang kanyang mga kamay. Saima, nakatingin lang ako sa kanya. Bakit? Nakapikit si Donald habang nakaangat pa rin ang kanyang mga kamay. Kaharap niya ang view. Pinapalaya na kita sa pagiging slave ko. Napawi ang ngiti ko sa sinabi niya. Ha? Hindi mo na kailangang maging slave ko for a month. Wala ka ng atraso sa akin. Pwede ka nang bumalik sa bahay niyo or sa totoo mong buhay. Sumikip ang dibdib ko sa sinabi niya. Let's stop our slave agreement right here. Gusto kong magsalita pero hindi ko magawa. Masyado akong nagulat sa sinabi niya. Akala ko ba ay magdi-date kami? Pero ano to? Pinapalaya na ba niya ako sa atraso ko sa kanya dahil may nakuha na siya sa akin? Hindi ko na malaya na tumulo na pala ang luha sa aking mata. Bakit? Tanong ko. Dahil ba nakuha mo na ako? Hindi mo na ako kailangan? Napamulat siya sa sinabi ko at gulat akong binalingan. Namilog ang mata niya nang makita akong lumuluha na. That's not what I meant, Saima. Pwede mo bang sabihin sa akin ang dahilan? Tanong ko at pinalis ang luha sa aking mata. Matagal bago siya nakasagot. I fell in love. Mas lalo lamang kumirot ang puso ko sa narinig. He fell in love? Kanino? Ang swerte naman ng babae kung ganon. Tumangutang mo ako. Sige. Hindi mo man lang ba tatanungin kung kanino ako in love? Tanong niya sa akin at bumaba sa may bato. Bakit ko pa tatanungin? Umatras ako. Ngayong bayad na ang atraso ko sa'yo. Uuwi na ako sa amin. Tumingin siya sa mga mata ko at hindi ko man lang magawang umiwas. I fell in love with the girl in front of me. Nahulog ako sa babaeng umiiyak ngayon sa harapan ko. Anya, parang nalaglag saglit ang puso ko sa kanyang sinabi. Ano? I am in love with you, Saima Aransas. Lumapit siya sa akin at saka hinawakan ako. That's why I want our agreement to stop here. Dahil gusto kong gawin kitang girlfriend ko. I want you to be mine. Ayaw ko na isipin mo na tumigil ako dahil may nakuha na ako sa'yo. In fact, I am craving for you every day. Kaya I want our slave relationship end so that we can start anew. Are you in love with me too? Kiss me if you are. Leave me if you're not. At pumikit siya pagkatapos sabihin iyon. Hinihintay ang gagawin ko. Pinalis ko ang natirang luha sa aking mata at walang pag-alinlangang niyakap ang sarili sa kanya at hinalikan siya sa labi. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking batok at saka isinandal niya ako sa kanyang kotse. Then, you are my girlfriend now, Saima. Anya matapos niya akong hinalikan. Nakasandal pa rin ako sa kotse niya. You are mine now. Inilagay ko sa kanyang balikat ang kamay ko. Oo, sa'yo na ako, Donald. At naghalikan muli kami sa gitna ng malamig na gabi at maliwanag na buwan. Nag-date nga kami ni Donald bilang magjowa sa isang mamahaling restaurant na malapit sa dagat. He gave me a bouquet of flower and a necklace. Bukod doon, iginala niya rin ako sa may park kung saan may nagpapaputok ng fireworks.
I never thought na magkakaroon na ako ng tamang pag-ibig sa pangalawang pagkakataon. Ilang linggo ang nakalipas simula nang maging kami ni Donald at marami ang nangyari. Sobrang saya pa nga ni Mama nang malaman niya na boyfriend ko na si Donald dahil gwapo na raw ang pinili ko ngayon. Bukod doon, bibigyan ako ni Donald ng trabaho sa kumpanya niya kaya mas lalo lamang akong naging swerte sa kanya dahil hindi niya ako hinayaan na maging unemployed. Ngayon, nasa mall ako sa grocery area para bumili ng mga pagkain. Ako lang mag-isa dahil nanatili lang sa sasakyan ang isang driver ni Donald na si Manong Julio. Si Manong Philip kasi busy sa pakikipaglandian sa mama ko. Habang naglalagay ako ng mga product sa cart ko, narinig ko ang matinis na boses ng isang babae. Babe, bilhan mo naman ako ng jewelries. Nasa second floor. Ang ganda! Malambing na pagkasabi ng babae. Tsaka na babe, bibili muna tayo ng makakain natin. Natigil ako sa pagtutulak sa cart ko nang marinig ko ang pamilyar na boses na iyon. Babe naman, ang boring kasi dito, puro na lang mga dilata. Hindi ba at sinabi mo sa akin na bibilhan mo ako ng singsing? Oo naman, gaya ng sabi ko, ikaw ang pakakasalan ko sa harap ng altar. Kaya bibili tayo pagkatapos natin dito. Biglang kumulo ang dugo ko sa narinig. Aba, may nabiktima na naman si Macario. Talagang Makati talaga ang itlog ng lalaking yun ah. Ayaw ko na may dala tayo ng mga plastic bag pagtungo natin doon. Maarting sabi ng babae. Hinanap ko kung saan galing ang mga boses na yon kaya nang nilingon ko ang likuran ko, nakita ko si Macario at ang babae na mukhang bata pa. O sige, ilalagay natin sa kotse ko ang mga grocery na binili natin. At pagkatapos, punta tayo sa jewelry shop. Ayos ba? Malambing na sabi ni Macario sa bago niyang babae. Okay, babe. Nagtungo na sila sa counter. Ako naman itong inis na, sumunod ako sa kanila. Bumili ako ng kutsilyo na matulis para sa gagawin ko. Dapat ngayon, totoo na ito at hindi na pagkakamali. Bubutasan ko ang kotse niya. 2,000 pesos po lahat, sir. Sabi ng cashier sa dalawa. Humagikik naman ang babae ni Macario sa sinabi ng cashier. Grabe, ang cheap lang pala ng nabili mo, babe. Sana dinagdagan mo pa para naman marami silang mabenta. Ani ng babae sa bayakap sa braso ni Macario. Nakita ko ang pagngiwi ng cashier at saka ini-entertain na lamang ang iba. Naka-move on na ako at may bago na akong boyfriend. Pero tsaka lang ako masasatisfied kapag nakaganti na talaga ako sa lalaking to. Kaya naman pagkatapos kong magpa-counter, palihim ko silang sinusundan patungo sa parking lot. Nakita ko ang pagbukas ni Macario sa kotse niya na kulay itim at ipinasok niya ang kanilang mga binili. Tara na, babe! Excited na ako! Basta, punta tayo sa hotel mamaya. Ani Macario sabay halik sa pisngi ng babae. Oo naman, alam kong sabik na sabik ka na sa akin eh. Nang umalis na sila, agad akong lumapit sa kotse at saka kinumpirma kung ito nga ba ang kotse. Ma'am, hindi ka pa ba uuwi? Gulat kong binalingan si Manong Julio. Manong, anong ginagawa mo rito? Akala ko kasi ay naligaw ka ng sasakyan kaya lumabas ako. Anya sabay baba ng tingin sa dala ko na grocery bag. Uuwi na po ba kayo? Agad ko na ibinigay sa kanya ang isang grocery bag at saka awkward siya ng nangingitian. Bumalik ka na po sa kotse, Manong Julio. May babalikan pa kasi ako sa loob ng mall. Sige po, ma'am. At masunuri namang bumalik si Manong Julio, iniwan akong mag-isa dito sa kotse ni Macario. Ngayon, sisiguraduhin ko na tamang kotse na itong bubutasan ko. Humanda ka, Macario. Sisiguraduhin kong maramdaman mo ang inis at galit ko sa'yo. At sinimulan ko ng Operation Butas Gulong ni Macario. Hindi ako masyado nahirapan dahil kumpara sa kotse ni Donald, hindi ito masyadong makapal.
You need help? Hindi na, kaya ko na to. Natigilan ako sa pagtusok sa kutsilyo sa gulong ng may mapagtanto. Napalunok ako at saka unti-unti kong binalingan ang may-ari ng boses na iyon. Umawang ang labi ko nang makita ko si Donald. Donald! Napatayo ako. Ngumisi siya sa akin. I am not Donald. Anya at saka tumawa. Donald is my little brother. I am Darius. Umawang ang labi ko. Kapatid ito ni Donald? Bumalik ako sa pag-upo at nagpatuloy ako sa ginagawa. Mas maganda kong tanggalin mo na lang ang gulong. Suhistro niya at nag-squat rin sa tabi ko. Mas maganda at mas mahirapang makauwi ang may-ari ng kotse na to. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin. Palangiti ang lalaking ito. Hindi katulad ni Donald na parang walang emosyon. Kung si Donald McDonald, Jollibee vibes yata ang lalaking ito. Bida ang saya. Magandang ideya, hindi ba? Anya pa. Nang makauwi ka na. Bumuntong hininga ako at hinayaan siya na tulungan ako. Natanggal nga namin ang dalawang gulong at saka inilagay sa ibabaw ng kotse ni Macario. Hindi mapawi-pawi ang satisfaction na aking naramdaman. Ano ba ang kasalanan ng may-ari ng kotse na to at naisipan mo to? Tanong ni Darius sa akin habang pabalik na ako sa sasakyan kung saan naghihintay si Manong Julio. Ginawa kong kabit. Diretsahan kong sabi at nang makarating ay hinarap ko siya. Maraming salamat sa pagtulong, pero huwag mo kong sisihin kung madadawit ang pangalan mo ah. Inilagay niya sa bulsa ang kanyang kamay at saka kumindat sa akin. You won't get caught, I promise you that. Umuwi na ako sa bahay ni Donald, dala ang mga grocery na binili ko. Plano ko siya lutuan ng hapunan dahil alam ko na pagod na iyon sa trabaho. Pero pagdating ko, ako yata ang nasorpresa dahil bumungad lang naman sa akin si Donald na may hawak ng mga rosas at malaking box na may 3 balloons pa. Naibaba ko ang grocery bags na dala ko at dali-daling lumapit kay Donald. Oh, Donald, ano ang meron? Hinalikan niya ako sa pisngi at agad ibinigay ang 3 pulang rosas na hawak niya. Gusto kitang maging date ko sa gaganapin na party ngayong Biyernes sa mansyon ni Mommy. Anya, I want you to be there with me. Dahil ayokong pumunta kapag ako lang ang mag-isa. Bakit? Takot ka bang makita mo ang pokita na yun? I don't care about her anymore, Saima. Farita was my almost bride. Pero hindi siya ang nakatadhana sa akin. Ay, Farita pala. Humuso ako at saka ibinaling naman ang tingin sa malaking box na may flying balloon. Ano naman yan? Tanong ko sabay turo sa box. Open it. Lumapit ako sa malaking box at saka hinila ko ang ribbon para mabuksan ito. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang pares ng sandal at red gown. Umawang ang labi ko sa mangha. Wow! Napatingin ako kay Donald. Ang ganda nito. Para sa akin ba to? Of course. Lumapit siya sa akin upang halikan muli ako sa pisngi at hinapit ang bewang ko. Ikaw ang magiging date ko. Nawala sa isip ko ang ginawa ko kanina sa kotse ni Macario at napalitan ng excitement sa darating na party na dadaluhan namin ni Donald. First time kong makapunta sa sosyali na party, kaya kailangan ay maganda talaga ako at hindi magmumukhang kawawa. Kaya naman ay todo effort si Donald sa mga request ko na magpadala ng glam team para sa makeup at buhok ko nang dumating ang Biyernes. Donald's point of view. She is so beautiful. Yun agad ang unang pumasok sa isip ko nang makita ko siyang ayos na at suot na ang gown na binili ko at ang pares ng sandal. Ngayon ay pupunta na kami sa party na gaganapin sa mansyon ni Mommy. I have to bring her to show to everyone that she is the girl that I love. Saima Aranses. What a lovely name, isn't it? Bagay na bagay talaga sa mukha niya. Inilihad ko ang kamay ko.
Take my hand, baby. Ngumiti siya sa akin at saka tinanggap ang kamay ko. Ngumiti ako sa kanya at saka sabay kaming lumabas ng bahay para magtungo sa kotse ko at saka sumakay. Pagdating namin sa party, maraming mga hindi pamilyar na bisita ang nandito. Most of them are my mom's friend, pero may iba na mga businessman. Donald, you're here! Lumapit sa amin ang kaibigan ni mommy na si Tita Paulina, mommy ni Farita. Tita, binalingan ko si Simon na kuryoso lamang nakatingin sa paligid. Mabuti naman at nandito ka sa party ng mommy mo. Anya at nang napansin na may kasama ako ay nagbago ang timpla ng mukha niya. Who's this, by the way? Medyo inilapit ko sa akin si Saima para makuha ko ang atensyon niya. She's my girlfriend, Tita Paulina. Malamig ko na sabi. Hello po. Nahihiya na sambit ni Saima. Oh! Kita ko ang pagkadismaya ng kanyang mukha. Well, enjoy the party. At umalis na siya sa harapan ko. Mabuti naman. Dinala ko si Saima sa table namin at inalalayan siya sa pag-upo. Ramdam ko na hindi siya komportable. Siguro ay naninibaguhan siya. Umupo ako at saka hinawakan ang kanyang mukha. Gusto mo na bang umuwi? Aha? Bakit tayo uuwi? Hindi pa nagsisimula ang party ng mommy mo. You look uncomfortable. Huwag mo na lang akong alalahanin. Naninibaguhan lang ako. Masyado kasing engrande. First time kong makapunta sa ganito. Okay, but tell me kung gusto mo nang uuwi. Uuwi na tayo. Ani ko at saka tumayo. Gusto mo bang kumain? Kuhanan kita ng pagkain. Tumango siya sa akin at inilabas ang cellphone niya. Sige. Napabuntong hininga ako at saka nagtungo na sa mga nakadisplay na mga foods. This is why I don't like going to parties. Katulad ni Saima, uncomfortable din ako sa mga ganito. I would rather spend alone with Saima than with these people na hindi ko naman kilala. You're here, Donald. Natigil ako sa pagkuha ng ulam sa nakadisplay nang marinig ko ang boses ni Darius. Nang binalingan ko siya ay nakangisi na siya sa akin. Are you still mad at me? Hindi ko siya sinagot at nagpatuloy ako sa pagkuha ng pagkain. We both know na si Farita ang unang humalik sa amin. Anya. I don't like her, so you can have her back. Natigilan ako sa kanyang sinabi at tiningnan siya muli. Are you fucking kidding me right now? Relax, my little brother. Alam ko naman na nasaktan ka sa ginawa ni Farita. But she was just a curious girl. Hindi ko siya gusto at hindi ko ginusto ang ginawang paghalik niya sa akin. What do you want? Tanong ko sa sobrang inis. Just don't show your face to me again. What I want? Lumaki ang ngisi niya at may itinuro. I want that girl. At nanlamig ako nang tinuro niya si Saima na nasa may table namin habang nasa cellphone ang tingin. Kumuyom ang kamao ko. After you stole my fiance, are you going to steal my girlfriend? Umigting ang pangako matapos kong itanong yon. Kung wala lang mga tao rito ay baka nasuntok ko na ang lalaking to. I am not going to steal your girlfriend, Donald. You will hurt her anyway, kaya ibigay mo na lang siya sa akin at... Just what the F are you thinking? Napatili ang ilang mga nakakita dahil sa pagkwelyo ko kay Darius. Nanatili lamang siyang nakangisi habang ako ay gigil na gigil na. I am going to save that girl from heartbreak right now. Hinawakan niya ang kamay ko na nakahawak sa kwelyo niya. What the F are you saying? Tinanggal niya ang kamay ko sa kwelyo niya at saka umatras na. I like that girl, Donald. Anya sa akin. I'll make her mine. At saka tumalikod na siya sa akin. Agad akong napatingin sa pwesto ni Saima na ngayon ay nakatingin na sa akin. Ngumiti siya at kumaway pa. Oh, fuck that, Darius. You can't have her. Saima's point of view. Bumalik na si Donald na may dala na pagkain sa pinggan.
Inilapag niya ito sa harapan ko at saka tumabi na sa akin. "It, pagkatapos mong kumain, uuwi na tayo." Anya na siyang ikinagulat ko. "Bakit tayo uuwi? May nangyari ba?" tanong ko. "Masama ang pakiramdam ko." Anya at saka nagbaba ng tingin. Bigla akong nag-alala. "May masakit ba sayo?" Nag-angat siya ng tingin sa akin at hinawakan niya ang mukha ko. "I want to be alone with you." Anya at pumungay ang kanyang mga mata. "So, after you eat, umuwi na tayo." Tumango ako sa kanya at saka nagsimula ng kumain. Nasa ikalawang subo pa lamang ako nang biglang may nagsalita sa mikropono. Narinig ko ang pagmura ni Donald sa tabi ko. "Oh, start na pala, Donald," sabi ko. "Oh, fuck it." "Good evening, ladies and gentlemen. Did you enjoy your dinner?" tanong ng babae sa harap ng stage. Mukhang siya ang mommy ni Donald. "I am so happy na nakita ko kayong lahat sa party na to. As you all know, this party is very special to me dahil ngayon, ia-anunsyo ko ang pag-iisang dibdib ng isa sa aking mga anak sa napakagandang babae." Natigilan ako sa pagsubo dahil sa sinabi ng babae sa harap. "Pag-iisang dibdib?" Napalunok ako at napatingin kay Donald na ngayon ay igting na ang kanyang mga panga. Nakita ko rin ang pagguyom ng kamao niya. Bigla tuloy akong kinakabahan. Huwag mong sabihin... Tumayo si Donald at saka hinila ako para makatayo. "Let's go, Saima. Uuwi na tayo." Malamig niyang sabi at akmang hihilahin na sana niya ako paalis nang bigla siyang tinawag ng kanyang mommy gamit ang microphone. "Donald Rolfo Vertosio." Sambit ng mommy niya sa pangalan ni Donald sa harap ng mga bisita. "My son is going to marry the next heirs of Wong Kang State, Miss Farita Wong Kang." Nang tiningnan ko ang stage, nakita ko ang pag-akyat ng babae na siyang ex-fiancé ni Donald na si Farita. Napasinghap ako nang binitiwan ni Donald ang kamay ko, kaya napatingin ako sa kanya. Nakita ko nakaharap na niya ngayon ang pamilyar na lalaki na may malaking ngisi. Umawang ang labi ko nang makilala ko ito. Si Jollibee. "You are not going to run away, my dear brother, right?" tanong ni Darius kay Donald na ngayon ay hindi na maipinta ang mukha. "You don't want to make our mother embarrassed in front of many people." "Fuck you!" asik ni Donald. "Go to the stage, my dear brother. Huwag mong ipahiya si mommy." Ani Darius at itinulak si Donald. Sumikip ang dibdib ko nang tingnan ako ni Donald. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Lahat ng mga tao ay nakatingin na sa amin. Hinihintay ang pagpunta ni Donald doon. "Donald," ani ko sabay hawak sa braso niya. "Mommy mo yun. Huwag mo siyang ipahiya." Namilog ang mata niya sa sinabi ko. "Saima, okay lang ako." Mapait ako nang umiti sa kanya. "May tiwala ako sa'yo." Hindi makapaniwala siyang tiningnan ako. "Donald Rolfo Vertosio, come here, my dear son. Your bride-to-be is waiting for you." Kahit malayo, kita ko sa mukha ni Farita ang pag-asa. Umaasa siya na lalapitan siya ni Donald. "Lumapit ka na, Donald, kung ayaw mong masira ang pangalan ni Saima." Ani Darius. Tumango ako kay Donald at ako na mismo ang nagtulak sa kanya patungo doon. "This party is supposed to be memorable dahil first time ko ito. Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana umuwi na lang kami at hindi na lang kumain. But it's now too late. May tiwala naman ako kay Donald kaya kahit masakit, titiisin ko. Kahit galit pa siya sa mommy niya pa rin yun at ayaw ko na mapahiya siya ng dahil lang sa isang katulad ko. Lumabas na ako sa venue dahil ayaw kong makita si Donald na hawak-hawak ng babaeng yun. Uuwi na lang ako at hihintayin si Donald doon. "Wait!
Napahinto ako sa paglalakad sa may entrance gate nang hinabol ako ng kapatid ni Donald na si Darius. Tamad ko siyang binalingan at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Are you okay? Mukha ba akong maayos sa paningin mo? Tanong ko sa kanya. Hindi. At saka humakbang siya palapit sa akin. My younger brother is bound to marry Farita. Parang tinusok ang puso ko sa kanyang sinabi. Siya lang ang pwedeng magpakasal kay Farita dahil siya lang ang legal na anak. Anya sa akin. I am an illegitimate child. Anak ako ni Mommy sa ibang lalaki. Hindi ako interesado sa buhay mo o kung ano pa ang kwento mo. Gusto ko nang umuwi. Sabi ko bago pa man tumulo ang luha ko. I know it hurts. Anya at nagulat ako nang hawakan niya ang mukha ko. Pero alam ko na mawawala rin ito kapag kakalimutan mo siya. Napaatras ako sa ginawa niya. Hindi ko kakalimutan si Donald. May tiwala ako sa kanya. Hindi siya magpapakasal sa babaeng yun. How sure you are? Tanong niya na ikinatigil ko. Kahit ayaw magpakasal ni Donald kay Farita, he can't do anything kapag si Mr. Vertosio na ang magdidesisyon. You want him to lose his wealth? Kapag tatalikuran niya si Farita ngayon, mawawala sa kanya ang lahat. Tuluyan ang tumulo ang luha sa aking mata. I know my brother. Alam ko na hindi siya basta-basta tatalikod, lalo na't pinaghirapan niyang makuha ang mama niya. Anya sa akin. I am afraid na baka pakakasalan nga niya si Farita dahil matagal na niya itong nakilala kesa sa'yo. Gumuho ang mundo ko sa kanyang sinabi at biglang nanghina. Napaupo na lamang ako at saka napahagulgol. Umupo rin siya at pinalis ang luha sa aking mata. Sumama ka muna sa akin. Kailangan mo ring magpahinga. Anya at inayos pa ang buhok ko. You are so beautiful. Hindi ka dapat umiiyak. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Pero sumama ako sa lugar ng kapatid ni Donald. Wala kasi akong masasakyan kaya sumakay na lang ako sa kotse niya. Kung anuman ang magiging desisyon ni Donald, tatanggapin ko. Tutal, mukhang malabo naman na pipiliin niya ako kesa mawala ang kayamanang pinaghirapan niya. Donald's point of view. Natapos ang party ni Mommy and I couldn't find Saima. Nilibot ko na ang buong mansyon pati sa labas pero wala. Kumuyom ang kamao ko dahil tingin ko, dinala siya ni Darius sa kung saan. Oh, fuck this! Kuyom na kuyom ang kamao ko at gusto ko na magwala. Nawala nga sa isip ko na hindi lang pala ako mag-isa sa sala. Nandito sina Farita at Mommy. Son, you're going to marry Farita? Never! Nagulat silang dalawa sa sigaw ko. Donald! Nakita ko na nasaktan siya sa sinabi ko. Son, why are you like that? I have a fucking girlfriend! Asik ko. May babae akong gusto at siya ang pakakasalan ko. Babae mo? O babae ng kapatid mo? Ani Mommy sabay halakhak. Your brother likes that girl kaya pinagbigyan ko siya sa gusto niya. What? You are the legitimate son of Darren Vertosio, Donald. Hindi ka dapat basta-basta pumapatol sa mga babaeng nakikita lang sa kalsada. You have to marry Ahirs. You have to marry Farita Wongkang. You think you can still control me, Mommy? Why are you asking me that? Are you saying na hindi mo pakakasalan si Farita? And you will choose that girl? Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa'yo kapag tatalikuran mo si Farita? I am aware of that. Malamig kong sabi. Kaya gaya ng sabi ko, hindi ko pakakasalan si Farita. I don't mind kung kukunin sa akin ang kayamanang ipinamana sa akin ni Daddy. As long as my happiness won't be taken away from me. Yang kayamanan, pwedeng-pwede ko yan makukuha muli
Pero ang babaeng mahal ko, nag-iisa lang siya. Donald, lumapit na sa akin si Farita at hinawakan ako sa kamay. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Wala akong pagtingin kay Darius. Wala kaming masyadong interaksyon. Wala na tayo, Farita. Ani ko sabay wakli sa kamay niya. Hindi kita pakakasalan because my heart belongs to someone I love. At hindi ikaw yun. Donald, sige! Gusto mong talikuran ang responsibilidad mo sa pamilya mo? Tumayo si Mommy. Sige! Gawin mo ang gusto mo, Donald. Tita, gaya ng sabi ko kanina, pinagbigyan ko si Darius sa gusto niya. Ngumisi siya. You think makukuha mo papabalik ang babae mo? No. Darius will have her for the rest of his life. Hindi mo na siya makikita pa, Donald. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. What did you do? Who knows? If your brother is selfless enough, ibabalik niya sa'yo ang babaeng yun. Kapag hindi, tingin ko ay nasa airport na yon. Bullshit! Mura ko at agad-agad na lumabas sa mansyon at dumiretso sa kotse ko. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Darius at bigla na lang siyang nagka-interest kay Saima, pero hindi ko siya hahayaan. Oh, Darius! I will kill you! At pinaharurot ko na ang aking sasakyan. Saima's point of view. Dinala ako ng kapatid ni Donald sa kanyang condo unit at pinainom ako ng tubig. Binuksan niya rin ang aircon at saka niliwanag ang ilaw. Hindi ko maiwasan ang kabahan dahil sa klase ng ngiti niya, pero pinagkatiwalaan ko pa rin siya. Nasusuka ka pa rin ba? Tanong niya sa akin. Umiling ako. Hindi na. Salamat. I'm sorry. Nagulat ako sa sinabi niya at napatingin sa kanya. Ha? Plano sana kitang kidnapin. Pag-amin niya na ikinagulat ko. Bakit mo naman gagawin yun? Wala ka namang makukuha sa akin. Ani ko. I like you. Anya na nagpagulat lalo sa akin. Hindi ko akalain na girlfriend ka pala ng kapatid ko. Hindi ko siya sinagot. I wished I met you earlier. Anya at tumawa pa. Baka sa akin ka na in love. Napangiwi ako sa sinabi niya. Ang kapal mo naman. Sumilay lalo ang ngiti sa labi niya at saka lumapit siya sa akin. Sorry about that. Bumaga siya ng hangin. Dito ka muna. Let my little brother find you. Kung hahanapin ka niya, ibig sabihin, tinalikuran niya ang responsibilidad niya sa pamilya namin at pinili ka. And if not, huminga siya ng malalim at saka hinawakan ang kamay ko. You don't have a choice but to move on. Hinila ko ang kamay ko mula sa kanya. Alam ko na mas pipiliin ni Donald ang kayamanan niya kesa sa akin. Pero huwag kang pala desisyon. Nasa akin kung kailan ako mag-move on o hindi. Tumayo siya mula sa pagkaupo sa tabi ko at saka nagtungo sa may minibar. Kinuha niya ang isang bottle ng wine at kumuha ng baso. Sinalinan niya ito at saka ibinigay sa akin. Uminom ka muna para bumuti naman ang pakiramdam mo. Ayokong uminom sa hindi ko kakilala. Humalakhak siya. Come on! Parang hindi tayo nagkasundo nang tanggalin natin ang gulong ng kotse ng ex mo. Ayoko nga... Napasa po ako sa aking bibig nang bigla akong masuka. Agad akong tumayo at dumiretso sa lababo para sumuka. Halos lahat ng kinain ko ay nailabas ko sa pagsusuka. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay mahihilo ako. You don't look fine. Are you pregnant? Naistatwa ako sa aking kinatatayuan dahil sa tanong niya. Nang hinarap ko siya, seryoso ang kanyang tingin sa akin. You are pregnant, right? Hindi ako nakapagsalita dahil huli ko nang napagtanto ang posibilidad na iyon.
If yes, then shit. Anya at napaili. Magiging katulad ko yung anak mo. Magiging bastardo. I am not heartless enough kaya tatawagan ko si Donald at... Hindi natapos ni Darius ang kanyang pagsasalita dahil sa isang iglap, bigla na lamang siyang bumulagta sa sahig. Namilog ang mata ko sa nangyari at agad na palingon kay Donald na hindi ko na malaya na nandito na pala. Donald! Dilim na ang paningin ni Donald habang dinuduro ang kanyang kapatid. You F asshole! May gana ka pa talagang ilayo sa akin ang girlfriend ko? Nang akmang susuguri na ni Donald si Darius, agad ko siyang pinigilan. Agad ko siyang hinawakan sa braso niya. Donald, wag! Napahawak sa mukha si Darius at nakangising tiningnan si Donald. Oh, so tinalikuran mo pala ang responsibilidad mo para sa kanya, Donald. Ani Darius, I didn't expect that from you. You can have all the wealth if that's what you want. Go find another girl to mess with. Asik ni Donald at agad akong inilagay sa kanyang likuran. You can't have my girlfriend. Tumayo si Darius at saka inayos ang kanyang sarili. I was about to call you, Donald, for some good news. Anya sabay tingin sa akin. She is a great girl. At kung pwede lang, gusto ko siyang tuluyang nakawin mula sa'yo. Mas lalo lamang nagdilim ang paningin ni Donald. But I know I can't force a girl, especially when I know she's pregnant. Umawang ang labi ko sa sinabi niya at napatingin kay Donald na ngayon ay napalitan ng matinding gulat ang kanyang ekspresyon. And I don't want the child to be just like me. Illegitimate. Lumapit siya kay Donald at tinapik niya ito sa balikat. I'm sorry for the trouble. At umalis si Darius sa sarili niyang condo unit, iniwan kaming dalawa ni Donald na gulat na gulat. You're pregnant? Napalunok ako dahil sa kanyang tanong. Hindi ko alam. Ani ko sa kanya sabay baba ng tingin. Nagsusuka ako pero hindi ko alam kung bakit. Then you are pregnant. Anya at hinawakan ang mukha ko. Paano mo nasabi? Doktor ka ba? I am not. Ani Donald sabay tingin sa pintuan ng condo unit ni Darius. But he is. Napasinghap ako. Doktor si Darius? Hindi halata ha. Mas mukha siyang mascot ng Jollibee. Palaging nakangiti. Paano ang mommy mo at si Pokita, Donald? Nag-aalala ko na tanong. Paano ang kayamanan mo? Hinaplos niya ang pisngi ko. It doesn't matter anymore, Saima. I am sorry dahil nasaktan kita sa party kanina. Hindi ko alam na mag-aanunsyo pala si mommy ng ganun. Wala akong kaalam-alam. Kinagat ko ang ibabang labi ko upang pigilan ang emosyon ko. I am willing to surrender the wealth for you. Anya at inilagay niya ang aking kamay sa kanyang dibdib. Because I love you, and you are the only one that matters to me. Fuck their wealth, Saima. Mababalik at mababalik pa rin naman ang kayamanan ko if I work hard. But I can't afford to lose you dahil alam ko na mahihirapan na akong makahanap, lalo na't wala nang ibang katulad mo sa mundong to. Nag-iisa ka lang. Nangilid ang luha sa aking mata. Totoo ba ang sinabi mo? Tumango siya. Oo. I am willing to live a simple life with you, Saima. Mas lalo mo lang akong pinahulog kaya... Nagulat ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko at saka inilabas ang isang singsing na kumikinang. Pakasalan mo na ako. Seryosong sabi niya habang nakaluhod. Pakasal ka na sa akin, Saima. Napatakip ako sa aking bibig dahil sa sobrang gulat at tuluyan ang bumigay ang emosyon ko na kanina ko pa pinipigilan. Totoo ba to? Tanong ko sa kanya. Wala bang
magpipigil sa atin? Umiling siya. No one is. At kahit ayaw ng lahat sa atin, pakakasal pa rin tayo. Now, pakakasal ka ba sa akin? O pakakasal ka sa akin? Natawa ako sa tanong niya. Wala naman yata akong takas. At saka, naibaba ko ang tingin ko sa tiyan ko. Binuntis mo na ako. Ano pa bang magagawa ko? Pakakasal ka sa akin dahil binuntis kita? Hindi. Magpapakasal ako sa iyo dahil mahal kita. Tumayo si Donald mula sa pagkaluhod at saka agad inilagay sa daliri ko ang singsing na kumikinang. Matapos niyang gawin iyon ay hinawakan niya ang mukha ko. Mahal na mahal din kita, Saima. Nagpapasalamat ako sa tadhana na maling kotse ang nabutas mo. Anya sabay ngisi. Kasi napunta ka sa akin. At hinalikan niya ako sa lobby matapos niyang sabihin iyon. Opisyal na engaged na kami ni Donald. Sobrang saya ko dahil sa wakas, makakamtan ko na ang totoong happy ending sa tamang tao. Pinakilala ako ni Donald sa daddy niya at hindi gaya ng mommy niya na parang bubuga na yata ng apoy dahil sa pagkadisgusto sa akin. Chill lang ang daddy niya at wala yatang pakialam kung sino ang papatulan ng anak niya. Oh my gosh! Hahayaan mo talaga si Donald sa gusto niya, Darren? Tanong ng mommy ni Donald habang nasa sala kami. Farita is better than her. Niwala nga yung maibubuga. May maibubuga naman po, ani ko sa mommy ni Donald. Nanlilisik ang kanyang mga mata nang bumaling siya sa akin. At ano yon? Sa pagkakaalam ko, hindi ka mayaman. Bubuga ako ng apoy. Nalaglag ang panga niya sa sagot ko at hinarap muli ang asawa. See, Darren? Kita mo ang kilos ng babaeng pakakasalan ni Donald? Kilos kalsada! Masyadong piloso po! Hindi na babagay sa pamilya natin. You should check her background. Panigurado ako na pera lang ang habol ng babaeng yan sa anak natin. Shut up, Elaika! Pagputol ng daddy ni Donald sa asawa niya at hinarap niya kaming dalawa. You have my blessing. Invite me on your wedding, son. Lumaki ang ngiti ni Donald at saka humigpit ang pagkahawak niya sa kamay ko. Thank you, Dad. Darren! You should really consider this. Farita is a nice girl. Mas may pangalan at mas... I don't need your opinion, Elaika. Pagputol muli ng kanyang asawa sa kanya. You can't force my son to marry a girl he doesn't love. Baka matulad sa atin. Natahimik ang mommy ni Donald. Again, you have my blessing. Welcome to the family, Iha. Napangiti ako. Thank you po. Ang gaan sa pakiramdam na matanggap ng daddy ni Donald. Ang opinion lang naman niya ang kailangan ko, hindi ng mommy niya. Lumipas ang dalawang buwan, naging halata na ang tiyan ko pero hindi pa masyadong malaki. Parang umbok lang na nagpahiwatig na buntis nga talaga ako. Ikakasal na kami ni Donald sa susunod na buwan at ngayon, nandito kami sa bahay ni Mama upang bisitahin siya. Naabutan ko sila ni Manong Philip na naglalandian sa sala. Ma! Ay, istorbo ka talaga, Saima. Kita mong naglalambingan pa kami ng Papa Philip mo! Inis na sambit ni Mama. Ano palang ginagawa mo rito? May appointment kayo bukas. Kailangan yung magpasukat ng dress para sa kasal ko. Ani ko at saka napahalukip-kip. At saka, huwag mo nga masyadong pinapagod si Manong Philip. Kawawa na yung tao. Agad na niyakap ni Mama si Manong Philip at ngumuso. Pinagod ba kita, Philip? Mahal? Ako yata ang napagod sa'yo eh. Gabi-gabi ba naman? At humagikik si Mama. Napailing na lamang ako at saka tinantanan sila. Donald's point of view. Lumipas ang isang buwan, I married the most beautiful girl in my life. Looking back,
Wala sa plano ko ang pagpapakasal dahil baka matulad lang ako sa relasyon ni na mommy and daddy. I am scared actually. Kaya naman ang makilala ko si Saima, parang nagbago ang pananaw ko sa pagpapakasal. I want her so bad, and now that I have her, hindi ko na siya pakakawalan. Nag-iimpake na kami ngayon para sa honeymoon namin. Plano ko na dalhin ang buntis ko na asawa sa ibang bansa para ma-enjoy naman niya ang buhay labas. While packing some things, lumapit ang isang kasambahay sa akin. Sir, may call ka po sa telepono. Anya, kumunot ang noo ko. Who? Hindi ko po kilala. Bumuntong hininga ako at saka nagtungo sa may telepono at inilagay sa tapat ng tenga ko. Hello? Donald? Umawang ang labi ko nang marinig ko ang boses ni Farita. Farita? Pasensya na at tumawag ako. Tumawag lang ako dahil may sasabihin ako. Tell me now, may gagawin pa ako. Malamig kong sabi. I'm sorry. Natigilan ako sa kanyang sinabi. I'm sorry for cheating on you. I'm sorry for everything, Donald. You were the guy I wanted to be the rest of my life, but I wasted it. Nakinig lang ako. I am sorry for causing you trouble. Ako kasi ang nakikiusap sa mami mo to push me to you. Kahit alam ko na wala ka ng pagtingin sa akin, nagsisisi ako sa ginawa ko. Hindi ako nagsalita. And congratulations sa kasalin niyo ni Miss Saima. I wish you a happy and healthy marriage life. At saka binaba niya ang tawag. Donald, tapos na ako mag-impake. Narinig kong sabi ng asawa ko matapos kong mailapag ang telepono. Tapos ka na ba? Napangiti ako at saka binalingan ang maganda kong asawa. Tapos na. Lumapit siya sa akin at saka yumaka. Excited na ako sa pagpunta natin sa ibang bansa. Masayang-masaya niyang sabi. First time kong makasakay ng eroplano. Hinalikan ko siya sa noo. Mas excited ako sa honeymoon natin. Mahina niya akong tinampal. Buntis ako ah. Paalala niya. I know. At saka siya niyaka. I love you, Saima. I love you too, Donald. Matapos ang aming paghahanda, nagtungo na kami sa New York para sa aming honeymoon. Life is full of surprises and having Saima Arances Vertosio in my life is indeed a surprise. Ang babaeng bumuta sa paborito kong kotse ay naging pinakamahalaga na sa buhay ko. Gusto kong makapunta sa Times Square, Donald. Maganda raw doon. Ani Saima sa akin habang nasa eroplano kami. Picturean mo ko ah. Napangiti ako. Of course, I'll take a picture of you. Everywhere, my love. And for the last time, I kissed her on her lips before we finally say hello to the new world na naghihintay sa amin. Wakas.